Hello everyone, sa muli ay mapapakinggan naman ninyo ang salita ng Diyos na aking ibabahagi ngayon at sana'y manatili kayong nakasubaybay hanggang dulo at kung bakit mo ito na-click ngayon dahil may mensahe ang Diyos sa buhay mo mula sa videong ito. Tara at pag-aralan po natin yung salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay Great Tribulation, kanino po matutupad? Mayroon pong iba't ibang view tungkol sa Great Tribulation. Ngunit, para kanino ba talaga ang konteksto ng Great Tribulation? Mga kapatid, ang Great Tribulation na sinasabi ng Bible ay nakakonteksto po para sa Israel at hindi para sa Iglesia. Baka tanungin ninyo, bakit mo yan nasabi? May ebidensya ka ba sa Biblia? Ang sagot po natin ay opo. Panoorin mo hanggang dulo ang videong ito dahil ipapaliwanag ko ang kontekstong ito. Uulitin ko, ang Great Tribulation ay para po sa Israel at hindi para sa Iglesia. Tinatawag po itong Jacob's Trouble ayon po sa Jeremias 30, versikulo 7. Para maunawaan nating mabuti ito, na para nga sa Israel ang Great Tribulation ay suriin natin ang sinasabi ni Jesus. Sabi po sa Mateo 24:15 at talon po tayo sa 21. Unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propita Daniel. 21. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Pansinin, ang kasuklam-suklam at lapastangan na sinasabi ni Jesus, siya po yung tinatawag na Antikristo. Pag naghari na kasi ang Antikristo, dito na po mag-uumpisa ang Great Tribulation. Ngayon, ang sabi ni Jesus, pag nakita na ninyong nagaganap na ang tinutukoy ni Propeta Daniel. So bakit, ano ba yung makikita o mababasa natin doon sa Daniel? Bakit tinutukoy ito ni Jesus? Puntahan po natin ang context, mababasa po natin sa Daniel na tinutukoy ni Jesus. Dito po sa Daniel 9, 11 hanggang 27 po yan. Basahin nyo na lamang po. So, isasummarize ko na lamang. Pansinin ninyong mabuti sa talata na nakiusap po si Daniel na sana'y patawarin na yung bayang Israel sa pagsalangsang. Nagpadala po ang Diyos ng anghel para tugunin si Daniel at binigyan nga ng taon kung kailan patatawarin ang bayang Israel. So ang palugit po na ibinigay sa bayang Israel ay 70 weeks. Sabi po sa Daniel 9:24, 70 linggo or 70 weeks ang panahong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag, itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Now, ang 70 weeks po na sinasabi po dito, katumbas po ito ng 490 years. Ang ibig pong sabihin ng 70 weeks, 490 years po yan. So, natupad na ba ito? Hindi pa. 69 weeks pa lang ang natapos ng Israel. Or 483 years pa lang ang natapos nila. So, ibig sabihin, mayroon pang 1 week or 7 years na natira ang Israel. At dito po magaganap ang sinasabing tribulation na mararanasan nila. May kulang pa ang Israel na 1 week para makumpleto na ang 70 weeks. So, kailan po matutupad ito? Siyempre, paglitaw po ng Antikristo.
Sinasabi naman yan sa Daniel 9:27. Ang sabi po, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo, 7 years. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Natupad na ba ngayon? Hindi pa po. Switch off pa po ang clock ngayon ng Israel. Dahil nandito pa ang church. Church age pa po tayo ngayon, mga kapatid. Pag inalis na sa mundo ang church, sa pamamagitan ng rapture, dito na po lilitaw ang Antikristo. At magsisimula na ang clock ng Israel. Ikalawang Tesalonika 2:7-9. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Church po yan, yung humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, ibig sabihin kung na-rapture na sila, mahahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Ang suwail na ito, siya po yung halimaw na sinasabi sa Revelation chapter 13. At 7 years po ang programa niya dito sa mundo. Basahin ulit natin yung Daniel 9:27. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo, 7 years. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Now, ang unang 3.5 nito ay kukunin niya ang atensyon ng tao para magtiwala sa kanya. Akala mo mabait siya, pero ang katotohanan, pinapasakay niya lang ang tao sa kanyang plano. Eh, hindi alam ng tao sa panahong ito na nag-umpisa na ang tribulation, nasa loob na siya ng tribulation. So pagkaraan ng kalahating linggo, sabi ng Bible, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ito na po yung kalagim-lagim na panahon, sapagkat nakuha na niya ang lahat ng bansa at iluluklok na niya ang kanyang sarili bilang makapangyarihan sa lahat ng bansa. Sa pilitan ng tatatakan ang tao, ito po yung nakakatakot na panahon. Ayon po sa Pahayag 13:16-18, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak sa pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. So ayan, nakita po natin ang context na binanggit ni Jesus na tribulation na tinutukoy niya sa Daniel. Ito pala ay para sa Israel. Binigyan sila ng Diyos ng 70 weeks. Ngunit, 69 weeks pala ngayon ang natupad ng Israel. May natira pang 1 week. At switch off pa sila ngayon dahil nandito pa ang church. Pag inalis na ang church sa pamamagitan ng rapture, mag-uumpisa na ang 7 years tribulation. Ngunit ang Great Tribulation, yung sa pilitan na talaga
Tumatagal po ito ng 3.5 years. Ito ay 42 months na pagmamalupit ng Antichrist at sa makatwid bagay 1,260 days. Ayon po sa Revelation 12:6. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa muli tayo'y magkita-kita naman sa aking mga susunod na video. At huwag pong kalimutang mag-subscribe. Salamat po. God bless everyone.